Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay isa sa pinag-uusapan online. At ito nga ay ni-request ng ilan sa ating mga manonood. Kamakailan lamang, isang kontrobersyal na kaso ang bumalot sa buong India maging sa ibang bansa. Ang lahat ay nagulat nang ibalita ang kalunos-lunos na sinapit ng isang trainee doctor sa isang medical college hospital sa India. Naging kontrobersyal ito dahil sinasabing may naging kapabayaan ang mga pulis, tila pinagtatakpan ang katotohanan, at may tinatago ang mga pulis at prinsipal ng eskwelahan. Dagdag pa dyan ang fake news na nagkalat online. At isa nga sa mga diskusyon online ay sinasabing pinagsamantalahan ang biktima ng maraming individual dahil nakitaan ang kanyang labi ng halos 150 grams ng similya. Sinasabi din online na whistleblower ang biktima. Kahit ako ay nahook din sa krimen na ito dahil masyado nang malalim ang kwento at naway mailahad ko ng maayos ang mga impormasyon. Tara, ating talakayin at himayin ang buong mga detalye. Maari din kayong magbigay ng inyong opinyon sa ating comment section kung sa tingin nyo ang mga impormasyon o haka-haka na ating tatalakayin ay may katotohanan o wala. Ang trainee doctor na biktima ay tawaging nating Debbie, 31 years old. Nag-iisang anak si Debbie ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tatay ay isang mananahi at ang kanyang nanay naman ay isang housewife. Bata pa lamang si Debbie ay gusto na niyang maging doktor. Taong 2014 nang graduate si Debbie sa kolehiyo at ipinagpatuloy ang pag-aaral niya para maging ganap na surgeon doctor. Isa sa mga pangarap niya na makatulong sa maraming tao kaya pinili niyang maging isang doktor. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay studious at lagi talagang nag-aaral. Masaya ang kanyang pamilya nang natanggap siya sa RG Carr Medical College at Hospital para maging ganap na doktor. Siya ay isang on-call chest medicine student sa nasabing college hospital. Ang tulad ni Debbie na trainee ay binibigyan ng ospital ng lugar na matutuluyan tulad ng isang dorm. Pero malayo ang dorm ni Debbie sa ospital. Si Debbie ay kilalang masipag dahil lagi nga itong handang mag-duty sa ospital kung kinakailangan. August 8, 2024, nang magsimula ang 36 hours na duty ni Debbie sa nasabing ospital. Bandang alas 2 ng madaling araw, sabay-sabay kumain si Debbie at ang dalawa niyang kapwa junior doctor sa isang seminar hall. Ang seminar hall na ito ay matatagpuan sa third floor ng building ng ospital. Nang matapos kumain, ang dalawang doktor na kasabay ni Debbie kumain ay umalis na para bumalik sa kanilang mga duty. Nagpaiwan umano si Debbie sa seminar hall para magpahinga dahil napakahaba nga ng kanyang duty. At kinabukasan ay babalik uli siya sa kanyang trabaho. Tinext at tinawagan pa nga ni Debbie ang kanyang nanay para sabihin na siya ay magpapahinga at katatapos lang kumain. At bago nga matulog, nagsulat pa sa diary niya si Debbie. At sinulat nga na siya ay magiging gold medalist sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, August 9, bandang 7:30 ng umaga, nakita ng isang doktor ang labi ni Debbie sa loob ng seminar hall. Ang labi ni Debbie ay halos hindi na makilala sa dami ng mga pinsala niyang natamo sa kanyang muka at wala na rin siyang suot na damit. Masasabi talagang nasa masamang kondisyon ang kanyang labi. Ang kanyang dugong muka ay halos hindi na makilala. Bandang alas 11 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang mga magulang ni Debbie. Sinabihan sila na si Debbie ay tinapos ang kanyang buhay. Pero hindi makapaniwala ang mga magulang ng biktima na gagawin ito ng kanilang anak.
lalo na at marami pa itong pangarap. Nang makarating na sa ospital, hindi pinayagan ng pamunuan ng ospital na makita si Debbie ng kanyang mga magulang. Bandang alas 4 ng hapon nang nagprotesta ang mga estudyante ng eskwelahan ni Debbie dahil sa kanyang sinapit. Dito lang din pinayagan ng ospital na makita ng mga magulang ni Debbie ang kanyang labi. Halos mawasak ang mundo ng mga magulang ni Debbie nang makita ang sinapit ng kanilang anak. Masakit para sa kanila na namatay ang kaisa-isa nilang anak dahil sa malagim na paraan. Sa sobrang butal ng ginawa sa kanya ay hindi na nga siya nakilala. Sinabi nila sa publiko na naniniwala silang pinatay si Debbie at pinagsamantalahan. Taliwas ito sa sinabi ng mga pulis na kinuha niya ang sarili niyang buhay. Sa online, kumalat ang mga balita na gang rape ang kaso dahil nakitaan umano ang 151 mg ng similya sa katawan ng biktima. Kaya naman, inisip ng pamilya ni Debbie at ng mga tao na hindi lang isa, kundi marami ang nanakit at nanamantala sa biktima. Sinabi din na bali din daw ang ibang bahagi ng katawan ni Debbie, maging ang kanyang pelvic bones. Ang masakit pa para sa pamilya, ang akala nilang lugar na ligtas si Debbie ay dun pa nangyari ang krimen matapos ang 36 hours niyang pagtatrabaho. Inotopsi ang labi ni Debbie at lumabas na siya ay pinagsamantalahan bago sinakal hanggang siya ay mamatay. Gabi din ang iyon nang i-cremate ang labi ni Debbie ng kanyang mga magulang. Inaniniwalaan na minadali ang mga magulang ni Debbie na siya ay ihatid sa huling hantungan dahil sa udyok ng mga pulis. Dahil sabi ng mga pulis, tapos naman na ang autopsy. Ayon sa principal ng College Hospital na si Shandeep Ghosh at ang tumawag sa mga magulang ni Debbie, naniniwala siyang si Debbie talaga ang tumapos ng kanyang buhay. Sinabi pa niya na si Debbie ang nagdesisyon na magpunta sa seminar hall. Kaya siya lang daw dapat ang sisihin sa nangyari. Ayon pa sa kanya, psychotic pa umano ang biktima. Hindi nagustuhan ng publiko ang sinabi ng principal sa sinapit ni Debbie. Ika nga nila, victim blaming umano ang ginawa ni Ghosh. Sa sobrang galit nila ay pinagbibitiw nila sa pwesto ito. Para sa kanila, walang kwentang leader si Ghosh dahil sa kanyang mga sinabi sa biktima at hindi niya nga rin kinausap ang pamilya nito. Dahil sa kumalat na nga ang malagim na balita, nanawagan ang pamilya ni Debbie maging ang ilang mga individual para sa agarang investigasyon. Ang mga doktor, medical students at healthcare workers ay nagrally at nagsagawa ng vigil para gunitain ang mga alaala ng nasawing doktor. Ang investigasyon. Sa investigasyon, natagpuan ng mga pulis sa crime scene ang isang peraso ng earbud. Pinatawag ng mga pulis ang mga taong nakitang pumasok sa seminar hall ayon sa CCTV footage na malapit sa seminar hall. Kinuha nila ang mga cellphone ng mga individual na ito at kinonekta ito sa earbud. Hanggang sa isang cellphone ang agad na kumonekta sa earbud. Ang may-ari ng cellphone na ito ay kinilalang si Sanjay Roy, 33 years old. August 11, 2024, nang naaresto ang lasing na lasing na si Sanjay at dinala sa police station para questionin. Napag-alaman na si Sanjay ay ikinasal na pala ng 4 beses. Tatlo sa mga ito ay iniwan siya dahil bayolente umano ang lalaki. Ang huling asawa naman niya ay namatay dahil sa malubhang sakit. Napag-alaman na may ilang kaso na pala si Sanjay at nakulong na rin pala dati. Siya ay isang civic volunteer na nagtatrabaho para sa Kolkata Police at tinalaga siya sa RG Hospital. Nagtatrabaho siya bilang broker sa admission ng mga pasyente sa ospital. Dahil sa kanyang trabaho, mayroon siyang access sa buong ospital kaya madali siyang nakakalabas-pasok dito.
August 8 ng umaga, umuwi mula sa ospital si Sanjay matapos tulungang ma-admit ang isang pasyente. Gabi ng araw na iyon ay bumalik siya sa ospital para i-assist ang isang pasyente para magpa-x-ray. Bandang alauna ng madaling araw, patagong nagdala ng alak si Sanjay at nag-inom kasama ang isang kamag-anak ng pasyente. Kalaunan, napag-alaman na namatay ang biktima bandang 4:15 hanggang 4:40 na madaling araw. Sa CCTV, nakita na bandang 4:03 nang umakyat si Sanjay sa third floor ng hospital building at pumasok sa seminar hall, kung saan nga nagpapahinga ang namatay na doktor. Lumabas si Sanjay bandang 4:40 ng madaling araw sa seminar hall. Sa loob ng halos 36 minutes, doon na pinaniniwalaan na ginawa ng sospek ang pananamantala at pagpatay sa biktima. Sa isang CCTV, nakita din nila si Sanjay na pumasok na may earbud sa tenga, pagkatapos ay lumabas siya nang wala ng earbud sa tenga. Matapos ang krimen, umuwi si Sanjay sa barracks ng mga pulis kung saan siya nakatira. Sa kwarto ni Sanjay, natagpuan ang kanyang sapatos na may bakas na mga dugo. Nagawa pa nga ni Sanjay na labhan ang kanyang damit na may bakas din ng dugo. Kinasuhan si Sanjay ng murder at pananamantala at ikinulong. Umamin siya na siya nga ang bumatay sa biktima. Sinabi niyang lasing na lasing siya at pumunta nga siya sa seminar hall bandang alas 4 ng madiling araw. Nakita niya umano si Debbie at doon na niya nga naisipang gawin ang malagim na krimen sa dalaga. Sinabi niya sa mga pulis na alam niya ang kanyang ginawa at hindi siya natatakot na hatulan ng bitay. Ayon naman sa psychological test, ang suspect ay may animal instincts. Wala kasing pag-aalinlangan na sinalesen niya ang buong pangyayari. At tila hindi din ito nagsisisi sa kanyang ginawa. Dinetalye niya din kung paano niya nga ginawa ang malagim na krimen. August 12, ang principal ng RG Carr na si Gosh ay nagbitiw na sa kanyang pwesto. Hindi niya na umano kinaya ang kahiyan na idinulot ng issue na nadadawit ang hospital. Pero kalaunan, inilipat lang siya ng gobyerno para maging isang principal sa ibang kolehiyo. Ang nasabing eskwelahan ay malapit din sa RG Carr Hospital. Hindi nga pumayag ang mga estudyante doon na maging principal nila si Gosh. Hinarangan nila ang mga gate ng paaralan at tumambay sa mga ito para hindi siya makapasok. August 12, na nagsagawa ng isang malawakang protesta ang mga doktor bilang pagkondina sa nangyari kay Debbie. At tanging emergency services lang ng hospital ang kanilang tinatanggap. Ayon sa mga doktor, nawala na sila ng tiwala sa kanilang gobyerno tungkol sa kanilang kaligtasan. Kung mayroon daw kasing on-call room para sa mga doktor, baka hindi nangyari ang nangyari kay Debbie. Dapat daw na pagandahin ang mga ospital at i-upgrade na ito para hindi na mahirapan ang mga doktor sa kanilang trabaho. Bukod doon, gusto nila ding mabago ang sistema. Marami daw kasing napre-pressure na medical students dahil pinapipirma sila ng isang kontrata. Ang kontrata na ito ay pinagbabayad sila ng gobyerno kapag sila ay tumigil sa kanilang pag-aaral. At pag nakagraduate naman sila, inuobliga ang mga estudyante na magtrabaho sa mga pampublikong ospital. August 13, nang umabot nga sa High Court ang kaso ni Debbie, maging sila ay nagulat nang malaman ang impormasyon ng kaso. Tanong ng mga judge sa pulis ng Kolkata, bakit hindi nila kinuha ang statement ni Gosh tungkol sa krimen? At bakit hindi rin sila agad nag-submit ng report tungkol sa nangyaring insidente? Nagtaka din sila kung bakit sinabi ng mga pulis at ng pamunuan ng ospital na tinapos ni Debbie ang kanyang buhay. Samantalang halatang halata naman daw na pinatay ang biktima. Bakit hindi din daw ipinakita ang mga labi ni Debbie sa kanyang mga magulang? Bakit din hindi sinecure ng mga pulis ang crime scene para makakuha ng mga ebidensya?
Kalaunan na, hinawakan ng CBI ang kaso ni Debbie para sa patas at malalim na imbestigasyon. Ang CBI ay katumbas ng NBI sa ating bansa. Nagulat ang mga estudyante ng RG Car nang malaman nilang may nire-renovate na classroom sa third floor malapit sa pinangyarihan ng krimen. Paraan umano ito ng eskwelahan at ng mga pulis para mabura lahat ng ebidensya sa classroom at isabotahe ang investigasyon. August 14 ng gabi, ang student body ng RG Car ay nagmarcha papunta sa ospital at tinawag nga nila itong Women Reclaim the Night. Hindi nila akalain na sasalubungin sila ng halos 7,000 na mga kalalakihan. Kinuyog ng mga lalaki ang mga nagproprotesta. Ang mga napakaraming lalaki ay ginulo at sinira ang third floor kung nasaan ang seminar hall at natagpuan ang labi ni Debbie. Pinaniniwalaan na vinandalize at ginulo ng mga kalalakihan ang building para sirain ang mga ebidensya. August 21, lumabas ang paglilinaw tungkol sa mga kumakalat na impormasyon hinggil sa kaso ni Debbie. Madami kasing fake news online ang lumabas. Marami umanong baling buto o limb ang katawan ni Debbie. Pero ayon sa autopsy, hindi totoo at walang mga baling buto. Bali umano ang pelvic bone ng biktima. Ayon din sa autopsy, hindi ito bali. 151 grams ng semen ang nakita. Hindi din ito totoo. Dahil ang 150 grams na sinasabi ay ang bigat ng maselang bahagi ng katawan ng biktima at hindi semilya. Pero ayon sa isang eksperto, aabuti ng 2 linggo hanggang 2 buwan para madetermina kung may iba pang mga suspect na nanghalay sa biktima. Sa sobrang dami at lala ng mga tinamong pinsala ng biktima, tila galit na galit umano ang suspect kay Debbie. Kaya naman ang tanong ng karamihan, bakit? Dito na rin kumalat ang mga haka-haka na inutusan si Sanjay para gawin ang krimen. Ayon sa kanila, ang agarang pag-amin ni Sanjay ay nagdulot ng maraming paghihinala sa publiko. Bakit naman daw kasi tila ang bilis ng pagkakadakip sa kanya at agad siyang umamin? Bukod doon, bakit alam niya kung nasaan ang biktima? Pinagtatakpan lang daw ng mga pulis at ng mga opisyal ng ospital ang totoong nangyari. Sinabi pa ng nanay ng suspect na kung may nagpe-frame up daw sa kanyang anak ay parusahan ito. Hanggang sa lumabas na nga ang sunod-sunod na baho ng pagkatao ni Dr. Ghosh. Ayon sa mga nakakilala sa principal doctor, kurap daw ito at maraming illegal na ginagawa sa ospital. Inuutusan niya na ibaksak ang mga estudyante ng mga professor. At para pumasa, kailangan ng mga estudyante na magbayad ng pera kay Ghosh. Trabaho daw talaga ni Ghosh na sirain ang mga ebidensya sa tuwing may kaso na tungkol sa ospital. Kaya marami ang hindi naniniwala sa resulta ng autopsy dahil sa RG Car ito ginawa. Ibinibenta din daw umano ni Ghosh ang mga labi na hindi na kiniklaim ng mga kamag-anak. Sinasabi din na nagbebenta ng biomedical waste si Ghosh. Idinemanda si Ghosh tungkol sa mga alegasyon na ito at napatunayan nga siyang guilty. Pero ang nakakapagtaka, hindi nakulong ang doktor. May akusasyon din na sinaktan siya ng kanyang asawa at pangit ang trato nito sa kanyang mga empleyado. May nagsabi din na parang parte ng mafia si Dr. Ghosh. Marami daw kasi itong mga bodyguards at bouncers. Ayon sa exclusive interview sa mga magulang ni Debbie, ang kanilang anak ay biktima para pagtakpan ang mga maling gawain ng mga pulis, administrasyon ng RG Car at ng gobyerno ng bansa. Naniniwala sila na may nalamang sikreto si Debbie na gustong panatilihing sikreto ito ng matataas na opisyal at management ng ospital. Involved din daw umano ang mga high-profile na tao
kaya nila pinatahimik ang dalaga. Maaari nga daw na si Devi ay isang whistleblower. Siguro din daw, naging witness si Devi sa isang illegal na transaksyon na kasabwat ang mga pulis, kaya tikom ang mga bibig ng mga otoridad sa imbestigasyon sa kanyang kaso. May pagkakataon din na sinabi ni Devi sa kanyang mga magulang na ayaw niya nang pumasok sa eskwelahan na iyon dahil sa kanyang nalaman. Pero pinilit pa din siya ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang pag-aaral. Naniniwala sila na sinadya ang pagpatay sa kanilang anak dahil siya ay may nalaman. Pero hindi na sinabi ni Devi sa kanyang mga magulang ang mga iyon. At sinasabi nila na si Sanjay ay isang fall guy lamang. Ipinagtataka pa ng mga magulang ni Devi bakit alas 11 na ng umaga nang tinawagan sila ng mga pulis at bandang alas 4 na ng hapon nang sila ay payagan na makita ang labi ng kanilang anak. Sinabi pa umano ni Devi sa kanyang nanay na tinatakot sila ng principal na kapag hindi sila nagbigay ng pera, sila ay ibabagsak. Sinabi din ng kanyang tatay na huwag sasabihin kahit kanino na dun siya nagtatrabaho. Hindi din daw matanggap ni Devi ang bribe culture sa ospital, na kailangang magbayad ng pasyente sa nasabing ospital para lang ma-admit. Natatakot nga daw si Devi na kapag hindi siya nagpabayad sa mga pasyente ay hindi siya papasa. Maaari din daw nalaman ni Devi ang tungkol sa sex trafficking sa ospital pero ayaw niya nang ipaalam ito sa kanyang mga magulang. August 23, base sa update ng investigasyon ng CBI, hindi raw pinagsamantalahan ng maraming lalaki si Devi. Ayon sa DNA testing, isang DNA lamang ang natagpuan sa crime scene maliban sa DNA ng biktima at suspect. Pero iginiit nila na hindi ibig sabihin nun ay wala nang ibang sangkot sa krimen. Lumabas din sa kanilang investigasyon na pinakailaman pa ang crime scene bago pa magsimula ang kanilang pag-iimbestiga. Napag-alaman na may nakakita umano kay Devi na natutulog bandang alas 3 ng madaling araw. Ang delivery boy na witness ay dumagdag din sa listahan ng mga iimbestigahan ng mga pulis. Marami pa ding hindi naniniwala na si Sanjay ay ang totoong suspect. Pero sa ngayon ay ipinatawag na ng CBI si Gosh para sumailalim sa investigasyon. Ipinatawag din nila ang tatlong doktor ng RG Car at ang apat na kasamahan sa trabaho ni Devi. Bukod sa investigasyon, dadaan din sa polygraph test ang mga sumusunod. Si Gosh, dahil sa kanyang mga statement na hindi nagtutugma-tugma, ang dalawang doktor dahil nakita ang kanilang fingerprints sa crime scene. Ang isang housekeeping staff dahil nakita siya sa CCTV na pumasok sa seminar hall. Ang intern dahil kinausap niya ang biktimang si Devi bago ito magpahinga. Lahat sila ay under investigation. At ang ilan sa mga tanong ng nakakarami, si Sanjay kaya talaga ang totoong suspect? Sa inyong palagay, ano kaya ang totoong nangyari at si Sanjay lamang kaya ang suspect at siya ba talaga ang suspect? Totoo kaya na posibleng isang whistleblower si Devi at may mga nalalaman siyang illegal na transaction sa ospital? Ang pinagtataka pa nila, bakit napakaraming mga lalaki ang nanggulo sa protesta at vigil ng isang gabi? Sa tingin mo, gaya ng iniisip ng iba, simpleng kaso lang kaya ito ng isang krimen o may mga taong nagplano ng krimen na ito? Gaya nga ng iniisip din ng tatay ng biktima. Kasulukuyan pong gumugulong ang kaso na ito kaya asahan nating marami pang dadagdag ng impormasyon. Abangan nyo ang part 2 sa ating channel kaya huwag kalimutang mag-like and subscribe. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions.
Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!